Good day! For today's episode ng Fix It Dennis, ibabahagi ko sa inyo ang 6 bad habits na hindi nyo dapat gawin at hindi nyo dapat ginagawa sa inyong manual transmission na sasakyan kung gusto nyo tumagal ang buhay nito. Kaya't kung interesado kang malaman ng mga information sa particular topic na yan, tumuto ka lang sa video na to. Mga bagay na di mo dapat ginagawa sa manual transmission na sasakyan. Maraming technical na bagay ang nangyayari sa ating manual transmission na sasakyan na malamang ay hindi na nabibigyan pansin dahil hindi natin naiintindihan kung papaano nga ba gumagana ang manual transmission na sasakyan. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag ko ang 6 na bad habits when driving a manual car at kung bakit di mo ito dapat gawin sa iyong sasakyan. Una, resting your hands on the shift knob. Nakapahinga ang iyong kamay sa kambyo ng iyong sasakyan habang nagmamaneho. Huwag mong gamitin handrest ang iyong kambyo. Ang tamang dapat gawin kapag kailangan mo magpalit ng gear ay ilipat ang transmission gear gamit ang kambyo at kapag tapos na ay ibalik ang kamay sa manibela. Ang dahilan kung bakit di mo dapat ginagawa ang bad habit na ito ay maaaring magresulta ito sa premature wear ng transaxle shift forks. Ito yung selector fork sa loob ng ating transmission na kapag nakarest ang ating kamay sa kambyo at nakapag-apply tayo ng force ay maaaring tumatama na pala ito sa rotating component sa loob ng ating transmission. At isa pa, mas safe na ibinabalik natin kaagad ang ating kamay sa manibela after kumambyo dahil holding the wheels in both hands is safer. Makikita mo din sa iyong owner's manual ang precaution na ito. Pangalawa, riding the clutch. Nakapatong ang paa sa clutch pedal habang nagmamaneho. Ito ay isang obvious bad habit na di mo dapat gawin ngunit may mga driver pa din na gumagawa nito. Ilan sa mga rason kung bakit di mo dapat gawin ang bad habit na ito ay dahil kung may pressure na tumutulak sa clutch pedal ay pwedeng hindi fully engaged ang clutch assembly kaya pwedeng magkaroon ng slippage sa clutch disc na magiging dahilan ng maagang pagkasira nito. Hindi rin maibibigay ng sasakyan ang tamang hatak na kaya niyang ibigay at may unnecessary wear na mangyayari sa clutch assembly. Pangatlo, feathering the clutch and gas pedals on a hill. Paglalaro sa clutch at gas pedal kapag nasa pataas na kalsada. Ito yung clutch rider or clutch driver kung tawagin na kung saan ay nilalaro ang clutch at gas pedals na para bang bumabagsak na balahibo sa hangin sa paakyat na kalsada upang makaahon ng sasakyan. Ang dapat gawin sa mga ganitong senaryo ay gumamit ng preno, foot brake kung moving traffic or handbrake kung stoplight. Ilagay ang gear sa primera, i-release ang clutch pedal hanggang sa biting point nito at mag-apply ng gas at pakawalan ang preno upang umarangkada ang sasakyan. Maganda na sanayin mo ang iyong sarili na gawin ito sa patag na daan upang magawa mo din ito sa paakyat na kalsada. Ito ay upang maiwasan ang unnecessary wear sa clutch assembly ng iyong sasakyan, particular sa friction material ng clutch disc. Pang-apat, gas pedal to the metal. Pag-apak sa gas pedal ng malakas habang nasa mababang RPM ang makina ng sasakyan. Halimbawa ay nasa 5th gear ang sasakyan sa bilis na 60 km per hour at kailangan mo mag-accelerate up to 80 to 100 km per hour. Hindi magandang gawain na tapakan bigla ang gas pedal ng sagad upang mag-accelerate ang sasakyan sa mas mataas na speed. Dahil nasa mababang RPM ang makina ay mahihirapan ang sasakyan na mag-accelerate. Mararamdaman mo din ito as you accelerate dahil merong delay na mangyayari. Ang tamang dapat gawin ay ilagay ang kabyo sa mas mababang gear upang magkaroon ng sapat na lakas at buwelo ang sasakyan para mag-accelerate. Ito ay makakatulong sa makina ng sasakyan at mas mabilis ding makukuha ng sasakyan ng mas mataas na speed. Panglima, car is in gear while on a stoplight. Nakakambyo ang sasakyan habang naka-idle ng matagal sa stoplights. Kapag nasa stoplight, ang dapat gawin ay mag-handbrake. Ilagay ang kambyo sa neutral at bitawan ng clutch at brake pedals.
Ito ay para maiwasan ang unnecessary wear sa clutch assembly ng iyong sasakyan. Dahil kapag nasa stoplight ka at naka-engage ang gear ng sasakyan, ay nakatapa ka din sa clutch pedal. Kaya mananatili din na nakadepress sa mga parts ng clutch assembly kagaya na lamang ng throwout bearings at pressure plate. Ang unnecessary stress na ito sa transmission ay magre-resulta sa maagang pagkasira ng mga parts na nabanggit. Pang-anim, putting the car in gear while parked on a hill. Kung kailangan nating pumarada sa paakyat na kalsada, ang mga dapat gawin ay pagkahinto habang nakatapak pa tayo sa foot brake ay ilagay ang cambio sa neutral, mag-handbrake, bitawan ng foot brake at saka lamang ilagay sa primera ang transmission. Sa ganitong paraan ay ginagamit natin ang preno ng sasakyan para panatilihin ito sa pagkakaparada at hindi ang ating transmission gears. Pero mabuti din na nakakambyo ang sasakyan kapag nakapark para may fail-safe ka just in case magkaroon ng problema ang handbrake. Malaki ang maitutulong nito upang di magkaroon ng unnecessary wear ang transmission ng ating sasakyan. It's a good practice din na maglagay ng kalang sa gulong kapag nakaparada sa paakyat na kalsada. Ito ang 6 bad habits na maaaring ginagawa ng ilang drivers. Malamang ay dahil hindi nila lubusang naiintindihan kung paano gumagana ang manual transmission na sasakyan. Kaya't ngayon na alam mo na, ay huwag mo itong gawin. At kung nagagawa mo ito minsan, ay magandang baguhin mo ito upang tumagal ang buhay ng makina at transmission ng iyong manual na sasakyan. Tandaan din na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that's about it for this episode ng Fix It Dennis. I do hope na sana may natutunan kayo sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page. Thank you for watching. Hanggang sa muli, paalam!